kape, tinitimpla ko, tsaka hi guys, welcome back to our channel. Today, mabibitas tayo ng indoor naming blueberry. Tsaka namitas na si Mister kasi na-overripe na sila. Ay, stop, stop! Wait, itayin mo muna. Huwag muna kasi i-vlog ko. Kasi na-overripe na sila. So, ito yung napitas ni Mister. Ayan. So, ganyan lang. Nag-overripe na. Mayroong malaki. May nakain na nga siyang malalaki daw. Ilang piraso. Pero mostly o maliliit na. Lalo yung naiwan. Kasi syempre iwan niya maliliit. Pinili na niya yung mga medyo malalaki. Blueberry na nalagaan ko indoor noong winter time. So ito na po yun siya. Kasi winter silang nabuo. Tapos nung nag-init na, natapos na yung winter, noong February, yan dito na sila sa labas. Pero ano lang, inaano ko lang siya labas-masok. Pagka, syempre, may mga forecast, mga weather forecast, anong oras magtagbababa ang temperature or tataas, nilalabas ko siya kapag warm yung temperature. Pero kung alam kong medyo sobrang lamig, like mga 40, ganyan, kahit 50 malamig na rin eh, pero okay lang sila dito sa covered area. Pero again, pag sobrang lamig talaga, pasok siya. I put it inside the house kapag yung temperature ay mababang mababa. Lalo na nung may freezing warning. Nakalagay to guys sa loob. Actually, kaya ako to ginawang indoor plant. Kasi nung nag-winter time, nag-start na silang mag-bloom. So, kasi pag... kahit na carry nila yung taglamig, the plants will survive sa winter time dito sa Florida. Pero maglalagas, makakalbo, pati mga bunga, laglag din lahat. Kaya pinasok ko siya at ginawa ko siyang indoor plant para magtuloy-tuloy yung paghinog ng kanyang mga bunga. Kaya mas mauuna talaga ako mag-harvest sa kanya dahil ito na sila. Hinog na. Samantalang yung nasa labas, yung outdoor natin, itong itsura nila nung winter. Nag-start na mag-bloom pero hindi nagtuloy dahil nangasira, nangalaglag, nalagas ang mga dahon dahil sa sobrang lamig. So anyway, balik tayo dito sa ating indoor blueberry. So, yan na. Siguro po kung hindi ko po ito na ipasok nung taglamig, wala pa akong harvestin na bunga ngayon. Ano lang to guys? Compost! Compost, composty, hugas isda, kape, tsaka yan, tingnan nyo. Andyan, pagka nagtiti ako yan, inaano ko yan, sinasaboy ko dyan. Kasi acidic yung ano, kaya gusto nyo yung coffee grounds, ayan. Tsaka lagyan ng hugas isda, o diba? O sige, mas malalaki yung nakuha ni Mister. Okay. Sige na. Ayan, let the picking begin. Ayan. Kahit sa baba, mayroon pa eh. Ayun o, pakita ko guys. Nalalaglag na nga. Ayan o, doon sa baba, mayroon. Ayan. So, kapag nahugasan na, yung parang puti yan, magiging ano din yan, magiging parang ganun yung kulay. Yung parang ganun. Yan. Pag nahugasan na. Oh. Kung sabi niya, kung sa labas ko ilagay to, ubos daw to sa mga ibon. And at the same time, baka gumawa ng puga dito yung ibon. Han? You wanna join me? Do you want to join me picking? Not right now. Okay. Okay. Tas na tayo. Dala pruning. Ayan. Uy! Tingnan nyo guys, nalalaglag na super, super hinog na. Hinog.
Overripe. Mm-hmm. See that? This one, oh. Talagang pa, para na siyang raisin. Raisin. Oh. Yan, para na siyang raisin. Na over. Lalo naman to. Raisins talaga. Tsaka nalaglag na yung iba. Ayan, oh, may nalaglag na doon. Oh. Liliit na. Don't worry, kasi marami-rami na rin kaming napitas na malalaki. At medyo, ano pa, firm. Ang puno na to. Another. Kahit na ano, kaya nga pwede pala siya sa ano, sa basket daw, hanging basket. Oh, 'di ba? Ang sarap ng feeling. Oh, 'di ba? Nakakapawi din. Ang saya-saya kaya mag-alaga tapos mamitas ka. Yung reward ng pag-alaga sa kanya, oh, 'di ba? So, aliliit. Tiny tiny na yung una niya talagang bunga at unang lumaki at una niyang tumubo ay una niyang nahinog. Malalaki, mas malalaki syempre kasi wala pa masyadong maraming marami. Pero nung sobrang dumami na lumiit tapos isa pa nag-shrink na sila. Kaya lumiit na. Oh, ayan pa pala oh. Mumunting kapiranggut na mga blueberries, o diba? Okay lang, at least, ano mo naman yung malalaki katulad doon sa farm na maasim naman, or di naman masarap, promise, and I'm not, talking baloney, basta guys, kaya nga hindi ako nangunguha, kasabi ko, ay hindi siya masarap, maasim, so yan, o diba? Alright, nag-shrink na talaga, nangulubot eh, o, di na masama. Thank you tree. See you again. Pitas ulit tayo next time. Oh, yan oh, yung mga yan. Hopefully lalaki na tong mga bunga niyang green kasi nabawasan na. Tapos syempre dagdagan natin ang sustansya ng kanyang lupa. Lagyan natin ng compost yan. At maghugas akong bigas tsaka ng isda. Yun yung ididilig natin. At pag minsan-minsan lagyan ng kape. Coffee grounds, ayan, tsaka tea, iced tea, tea bags, basta minsan kape, in-sprinkle ko yung tea bags, or, yung coffee grounds, or, minsan, hindi ako nagkakape, pero, minsan yung kape, tinitimpla ko, tsaka, hindi ko lang masyadong tinatapangan, ihahalo ko rin siya sa isang galon tubig, pero hindi ko nilalag ubos lahat yung isang galon tubig, baka malunod. hindi ko alam kung marunong siya lumangoy. O, baka malunod, at hindi siya marunong lumangoy. O, di wala na. Di ko ba? Okay. So, yung ating napitas. Oh, hindi naman sama. Ayun yung malaki. Oh. Yan. Yung iba pa yan, malaki-laki din yung iba eh. Yung mga una talaga. Pero ngayon, okay na. Carry na. So, thank you po. If you like this video, please give us a like. And please subscribe if you haven't yet. And please ring the notification bell so that you will be updated on our next one. So, more mga tanim and more harvest natin in the upcoming videos. Kita kits. Thank you guys. Take care yourselves. God bless. Nah.